Hi fam! Welcome to our online worship celebration. We are glad that you are here with us celebrating the goodness and the faithfulness of our God. Are you all excited? If you are, you can comment, "I am excited" on the comment box. And if you are already watching, you can start a watch party or share this video to your family and friends so they can also hear the good news. At kung bago ka dito, you can comment, "I am new," so we could recognize you and welcome you to our family. And for the word, we will have Pastor Kathleen Bondame to share with us the message for the day. And as we prepare, let us first humble ourselves as we lift up the name of God. Dahil ang sabi niya sa Psalms 95 verse 6, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." So come and join us as we sing praises to the Lord. Amen. Hallelujah. Hi champions! A blessed day po para sa ating lahat. And today, we will just gonna celebrate the goodness and the greatness of our God. And we will give Him the highest praise that He deserves because He is only the only one who is worthy of it. Hallelujah! Amen! Hallelujah, Lord! Yeah.
is the King who conquered the grave. Come on, declare it. And worthy is the Lamb who slain. And worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who slain. And worthy is the upon each and every one of us. We sing. You put your love on the line to bear the weight of sin. Thank you.
Is the greatest of all. And in your grace, we stand today. Thank you for your love. We honor you and we honor your love that is lavished upon each and every one of us this day, Father. Father, we thank you for the life of Jesus, because while we were yet sinners, Jesus Christ died for us. We thank you and we love you. We honor you. In your name, amen and amen. Isang pinagpalang araw po sa lahat ng mga champions at sa mga bago nating kasama ngayon.
Salamat po sa inyong pagsama sa ating online worship celebration today. At kung nasaan ka man ngayon, kaibigan, maaari kang bumati sa ating comment section right now and say hi sa lahat ng ating mga kasamahan online. Kung bago ka naming kasama, pwede ka rin magkomento ng I am new so we can also acknowledge you. Now, friends, if you are ready to receive the word today, just say, I am excited. Now, let's just come before the Lord in prayer, shall we? Father God, we come to you in the name of Jesus. We bless you and we honor you today. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na muli kaming nagkasama-sama upang makatanggap ng panibagong kalakasan at pag-asa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Holy Spirit, we ask that you would lead and teach us today. We open our hearts to you and fill us with your presence. In Jesus' name, amen and amen. Kapatid, familiar po ba kayo sa katagang sana all? Isa na rin po ba kayo sa mga madalas na magbanggit nito? Kasi po ngayon nagkalat na sa Facebook ang mga sana all comments. You know, magandang bahay, ang komento mo, sana all. Magandang trabaho, sana all. Successful na business, sana all. Masayang pamilya, sana all. Maraming pagkain, nako, sana all. Gwapong boyfriend, ehem, sana all. Sana all ang sinasabi ng mga taong umaasa na sana balang araw sila din ay magkaroon ng bagay o relasyon o klase ng buhay na nakikita nila sa iba. Kapatid, hindi masamang umasa. But don't let it become an empty hope or a false hope. Yung parang umaasa ka sa wala, umaasa ka sa bula. Sana all na lang ang pwede mong masabi kasi kahit na gusto mo itong makuha o mangyari sa'yo, sa loob mo hindi ka naniniwala na posible itong mangyari sa'yo. Kapatid, when we say hope, hope is a person's strong desire or expectation for something good to happen to them. Isang matinding paghahangad ng tao na maganap ang mga bagay na kanyang inaasahan. At madalas napapagod ang tao na umasa o nawawalan tayo ng pag-asa kung tayo ay nakaranas ng mabigo ng ibang tao, mabigo sa trabaho, mabigo ng pagkakataon, mabigo ng kalusugan ng ating kayamanan. Kapatid, importante na hindi mawala ang pag-asa ng isang tao. Ang pag-asa po ang nagtutulak sa ating magpatuloy na maniwala at magtiwala. Ito po ang nagtutulak sa atin upang magpatuloy na lumaban sa anumang hamon o magiging hamon ng ating buhay. Kung mawawalan ng pag-asa ang isang tao, madali itong susuko at bibigay. Mabilis din mawawalan ng saysay, kapatid, ang mga bagay na ginagawa mo dito sa mundo. Mawawalan ng kabuluhan ng lahat ng yan. Kung magulang ka at nawalan ka ng pag-asa, madali kang susuko sa hirap ng pagtatrabaho. Susuko ka na mangarap para sa pamilya mo. Kung ikaw ay isang kabataan at nawalan ka ng pag-asa, kapatid, madali kang madedepress at susuko sa buhay. Kung Kristiyano ka at nawalan ka ng pag-asa, mahihirapan ka, kapatid, na ipagpatuloy ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo, within us, we long for hope, we long for something better. Kasi alam natin na ang mundo natin ngayon is not how it should be. There is too much pain, there is too much sorrow, there is too much selfishness, there is too much suffering, and we all long to be in a better place. We all want a better life. Sino po bang hindi na gustong gumanda ang buhay nila? Hope is something
that resonates in the human heart. And this hope that we are going to talk about today is the kind of hope that you cannot find in this world. Higit pa ito sa pagiging positive lang, kapatid, na magiging okay ang lahat. This hope is based on truth and uncertainty, pag-asang tunay at sigurado. Today's message is about sure hope. At itong sure hope na ito ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Sabihin mo, kapatid, there is hope in the Lord. Hallelujah. Amen. Now, let's read it from our passage today in Hebrews 6, verse 13 to 20. Mas masarap atang basahin ito sa Tagalog version. So, sabi sa mga Hebreo, kabanata 6, mula sa talatang 13 hanggang talata 20, sinabi ng mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Talata 14, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Amen. Talata 18, sinabi, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. God bless the reading of His Word. Kapatid, alam kong parang komplikado ang binasa natin ngayon, but I believe na ang mensahe sa atin ngayong araw ay simple lamang at madaling unawain. Para maintindihan natin kung ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham na tinutukoy sa talata 13 hanggang talata 15, balikan natin ito sa libro ng Genesis. Si Abraham po ay 75 years old noon nang sinabi ng Diyos sa kanya na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Siya at ang kanyang asawang si Sarah ay walang anak pa noon, mga kapatid. Kaya mababasa natin sa Genesis 12 verse 7 ang pangako ng Panginoon para kay Abraham. Sabi, "The Lord appeared to Abram and said, 'To your offspring, I will give this land.'" So nangako na si Lord kay Abraham bago pa ito magkaroon ng anak. Nakikita rin natin ito o mababasa natin ito muli sa Genesis 13 verses 15 to 16 na paulit na pinangako ng Panginoon ito sa kanya. Sabi, "All the land that you see, I will give to you and to your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted." Imaginin mo, kaibigan, yung balita o yung pangakong natanggap ni Abraham noon mula sa Diyos. Siguro excited si Abraham kasi nangako ang Panginoon na magkakaroon sila ng anak ng kanyang asawang si Sarah. At hindi lang isang anak ang sinabi o ipinangako ng Panginoon kay Abraham mula sa ating binasa. Sinabi na ang magiging lahi ni Abraham ay magiging sindami din ng buhangin dito sa mundo.
Kapatid, mahirap bilangin ang buhangin. Yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham sa kanya at sa magiging lahi niya. Sabi, dahil nagtiwala sila at naghintay sila sa pangako ng Panginoon, isipin mo na lang, kapatid, kung paano sila nag-abang taon-taon sa pagbubuntis ni Sarah. He was 75 years old when God made this promise to him. Makalipas ang 10 taon, hindi pa rin sila nagkaanak. Kaya sila na ang gumawa ng paraan para lang maisakatuparan ang pangako ng Diyos sa kanila. Let's read it in Genesis 16 verses 1 to 2. Sinabi, hindi magkaanak si Sarah na asawa ni Abraham. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. Hindi talaga sila makapaghintay dito sa pangako na ito. In Genesis 16 verse 15 to 16, mababasa natin na nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham. At ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abraham. After 11 years, nabagot si Abraham, nagtaka siya bakit wala pa yung pangako ng Diyos sa kanya na anak. Kaya gumawa siya ng paraan at 86 years old, nagkaroon siya ng anak sa alipin ni Sarah na si Hagar at pinangalanan nila itong Ismael. Kapatid, ibig sabihin ba nito na ang Diyos ay hindi marunong tumupad sa kanyang mga ipinangako? Let's read it in Genesis 17 verses 1 to 5. Sinabi dito, when Abram was 99 years old, remember from 86, now Abraham is 99 years old, sinabi, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Nagbalik muli ang Diyos kay Abraham at sinabi, bibigyan kita ng anak. So siguro si Abraham nagtataka, may anak na ako, si Ismael. Pero sabi ng Panginoon, as for me, in verse 4 it said, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. Ang Diyos ay hindi nagtapos doon at nangako din siya kay Sarai. Sinabi sa Genesis 17 verses 15 to 17 and verse 19, God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. And I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her. Abraham fell face down. He laughed and he said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Then God said in verse 19, yes, but your wife Sarah will bear you a son. And you will call him Isaac. So parang natawa na lang si Abraham, no? Kasi it was 86 years old then, tapos naging 99 years old siya, and God said the same promise to him. Sabi niya, magkakaanak ang iyong asawang si Sarah. So parang si Sarah, sabi niya, factory close na, hindi ako magkaanak, ilang taon na ang lumipas. But God made sure that His promise was clear to Abraham and Sarah. Now we can see the fulfillment of that promise in Genesis 21, verses 1 to 2 and verse 5. Now the Lord was gracious to Sarah, as He had said, and the Lord did, uulitin ko church, and the Lord did for Sarah what He had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at the very time God had promised him. Hallelujah. Verse 5 said, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him.
Friends, though it did not make sense to Abraham then, he still waited patiently for God's promise to come. It was 25 years in the making. Biruin mo kapatid, 25 years silang naghihintay doon sa ipinangako ng Diyos para sa kanilang mag-asawa. Now in Abraham's story, we can learn what sure hope is. The first thing is that sure hope is having the assurance in God. In verses 16 to 18 in Hebrews 6, let's read it in Tagalog version. Sinabi, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. And God swore by Himself. Sabi, God swore by His name. Hindi ba kapag nanunumpa ka, nagbibitaw ka ng mabigat na salita o mabigat na pangako, nanunumpa ka sa pangalan ng mas higit sa'yo? For example, church, yung panunumpa sa saligang batas ng Pilipinas. Kapag nanumpa ka sa batas, talagang it's bound. Like it's bound to the law of the government. Sabi, kapag ang Diyos ay nangako, hindi lang ito basta pangako, kapatid. Ito ay isang matibay na sumpa at tiyak kang ito'y magaganap. Kapag ang Diyos ang nangako, hindi siya aasa sa kakayahan mo na tuparin ang kanyang sinumpaang pangako para sa'yo. Hindi mababago ang layunin ng Diyos, hindi magbabago ang kanyang isip. Hindi siya magsasabi o mag-iiwan sa'yo ng pangako na babawiin din niya kinalaunan. Kaya makakaasa ka at makakatiyak ka sa mga pangako ng Diyos sa iyo. Kung pangako niya ay hindi ka niya iiwan at pababayaan, tiyak yan kapatid. Kung ipinangako niya na may maganda siyang plano sa buhay mo at sa pamilya mo, tiyak yan kapatid. Hallelujah. Kung nangako siya na may pagpapala sa mga taong susunod sa kanya, anuman ang kanilang pagdaanan, tiyak yan kapatid. Friends, our assurance is not based on the ability of men, but on the personality of God. Ang katiyakan natin ay hindi nakadepende sa kung ano ang kaya mong gawin, kung hindi sa kung sino ang Diyos mo. At ang Diyos natin ay mananatiling tapat at totoo. Hindi siya pabago-bago sa isip at salita. In 2 Timothy 2 verse 13 says, if we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Kahit tayo ay hindi tapat sa Kanya, friends, mananatili siyang tapat sa pagmamahal at kabutihan niya sa atin. And that's who God is. Hindi niya pwedeng i-deny ang kung sino siya. Numbers 23 verse 19 says, God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Hindi katulad ng tao ang Diyos. Kaya kung nasaktan ka ng mga taong nasa paligid mo, makakasiguro ka na ang Diyos ay hindi magbabago sa iyo. Amen. Hallelujah. Ang tanong kapatid, maghihintay ka pa din ba sa Panginoon kahit na pakiramdam mo ang tagal mo nang naghihintay ng sagot sa mga panalangin mo? Intentional na nangako ang Panginoon sa bawat isa. And let me assure you this, God's word has never failed and it never will. You can trust His timing because if He gave you a promise, He intends to follow through no matter how long it takes, kahit pa 25 years pa yan kapatid. If God is making you wait,
Just wait patiently. Sabihin mo ngayon, I am gonna wait patiently. Maghihintay ako sa Diyos. Hallelujah. Hold on to the hope. Kahit na pakiramdam mo, naiinip ka na, huwag kang susukong umasa sa Diyos. God will make it happen. Hallelujah. Hindi man ito yung pamamaraan na gusto natin, but His ways are always the best. Makakaasa ka sa Diyos, kapatid, at sa Kanyang mga pangako para sa'yo. Hindi ka mabibigo sa Kanya. Kailangan mo lang maghintay na maganap ang mga ito sa buhay mo. Sabihin mo, there is hope in the Lord. The second thing that we can learn from Abraham's story is in verse 19 of Hebrews 6. And this is that sure hope is being anchored in God. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Dito sa talatang ito, inihambing ang pag-asang matatagpuan sa Panginoon at inihambing ito sa isang angkla o anchor. Mga kapatid, saan po ba ginagamit ang angkla? Ang layunin po ng angkla ay panatilihing ligtas ang barko sa lugar na pinagdaungan nito o kaya'y patatagin ang barko kapag masama ang panahon. Ang angkla ay kailangang matibay, matatag at napapangalagaan para maging handa kapag kinailangan. Bukod pa rito, kapatid, kailangang nakakapit ang angklang ito sa isang pundasyong matibay na makakaya ang bigat ng barko at ang puwersa ng malakas na alon at hangin. Friends, itong pag-asang nagiging angkla ng ating buhay na tinutukoy sa ating binasa ay umaabot hanggang sa dakong kabanal-banalan. It is the inner place where the presence of God is. Ang ating pag-asa bilang Kristiyano ay dapat nakakapit sa isang matibay na lugar at yan ay kung nasaan ang ating Diyos. A Christian's hope serves to give him stability in the midst of the storm. Sa gitna ng bagyo, kapatid, matatangay ka, magagalaw ka ng pakaunti. Pero kung ang angkla mo ay nasa matibay na pundasyon, babalik at babalik ka sa dapat na posisyon mo kung saan ka mas ligtas. Friends, our soul is filled with our emotions. Kung magpapatala tayo sa ating emosyon lang, madali tayong matatangay palayo sa katotohanan ng pangako ng Diyos, palayo sa presensya niya. Kapatid, ang ating mga nararamdaman ay panukat lamang at hindi gabay. Hindi natin ito maaasahan. Our hope and actions should not be dictated by the wavering emotions that we have. Our hope is in the truth of God. Our hope is in His Word. Our hope is where God is. We believe that God is sure and trustworthy. Siya ang ating kanlungan. God is our refuge. You can say that right now. God is my refuge. Amen. Psalm 31 verse 24 says, "So be strong and courageous, all you who put your hope in the Lord." In Psalm 62 verse 5, sabi, "Let all that I am wait quietly before God. Rest in God, for my hope is in Him." Ang pag-asang nasa Diyos ay isang matibay na angkla sa ating buhay sa gitna ng anumang bagyo. Manatili kang nakakapit sa Panginoon, kapatid. Rest in God's love for you. Say, "I will hold on to the Lord." And the third thing that we can learn is that sure hope is knowing the aid of God.
In verse 20 of Hebrews 6, sinabi dito, Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Sa Tagalog po, si Jesus ay naunang pumasok doon sa dakong kabanal-banalan na ating tinukoy kanina, alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman. Hindi po si Mel Tiangco ang magpakailanman natin. Si Jesus po, sabi ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Forerunner, ang ibig sabihin po nito, church, pinakauna sa lahat. Nauna si Jesus para magbukas ng daan para sa ating mga susunod sa Kanya. And this is our sure hope in Him, that Jesus made a way for us to overcome. Hallelujah! Amen! Si Jesus ang naging tanging daan papunta sa Ama. God's aid, His help, His support for us is beyond what we can imagine. Pero madalas, hindi natin ito nararanasan. Hindi natin nararanasan ang biyaya ng Diyos dahil ang ating pananampalataya ay tulog o kulang o minsan wala na. Itong biyaya na kaloob ni Jesus, kapatid, ay higit pa sa pisikal na biyaya na maaari nating matanggap dito sa mundo. Ito ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isang tatanggap at maniniwala sa Kanya. Friends, si Jesus ang naging tagapamagitna natin sa Ama. Ang isang tagapamagitna ay nagsisilbing tulay sa dalawang magkalabang panig upang magkaroon ng pagkakasundo. May isa lamang tagapamagitna sa Diyos at sa mga tao, at iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Let's read it in 1 Timothy 2 verses 5 to 6. Sinabi, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people, and this has now been witnessed to at the proper time." Wala tayong magagawa sa ating sariling kakayahan upang maiharap ang ating sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Walang kahit anong mabuting gawa o pagsunod sa kautusan ang makakapagbigay sa atin ng sapat na katwiran upang makatayo sa harapan ng isang banal na Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. Praise God! God desires to care and fight for His children, and He revealed our victory by sending Jesus. Jesus has already won the battle for us on the cross. But each day, kapatid, you have to be reminded to walk in that victory. Hindi ka biktima. You are victorious. Hallelujah! Let's thank the Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. The enemy will try to convince us that we are defeated, na ikaw ay isang talunan, na ikaw ay napag-iwanan na, na ikaw ay nag-iisa na lang sa laban. But you know, friends, we have the greatest weapon, and that weapon is prayer. As we pray in the name of Jesus, as we come to His presence, Jesus intercedes for us. He is the one that makes an appeal to the Father on our behalf. Siya po ang umaapila sa Ama para sa atin. Sinabi sa mga Hebreo 7 verse 25, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Jesus is interceding for you and for me. And that's a ministry that assures that we are secure, na tayo po ay ligtas, na tayo po ay pwedeng maging panatag. Jesus is our advocate. Ibig sabihin po, siya ang ating tagapagtanggol. Si Jesus ang ating magiting na tagapagtanggol.
Pwede mong sabihin yan ngayon, kapatid. Jesus is my great defender. Isipin mo na lang, para siyang isang abogadong nagtatanggol sa'yo, umaapila sa kaso mo sa harap ng Ama. And friends, isa pang rason kung bakit si Jesus, lang ang pwede at may kakayanang umapila para sa atin, ay dahil kahit siya ay isang Diyos, siya din ay nagkatawang tao. Naranasan niya ang lahat ng tukso at pagsubok na ating nararanasan ngayon. Ngunit hindi siya nagkasala. Basahin natin in Hebrews 4 verses 15 to 16. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings that we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it the most. Do you need the mercy and the grace of God right now? Naiintindihan ng Panginoong Jesus ang kahinaan mo, kapatid, at ang mga pagsubok na dinadaanan mo ngayon. At inaanyayahan kanyang tanggapin ng buong puso at walang pag-aalinlangan itong kabutihang loob at awang naghihintay sa'yo. Jesus is our forerunner, our high priest. He has gone through it all. He has done it all. He knows what we are going through, what we are feeling, what we are dealing. So just come to the Lord right now, wherever you are. Just say, I come to you, Lord. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, kapatid, let me encourage you again from what we have talked about to just keep holding on to this sure hope in the Lord. Kung nag-alinlangan ka o nagduda ka at gumawa ka sa sarili mong pamamaraan, gaya ni Abraham, hindi pa huli ang lahat upang bumalik ka sa Panginoon at sa pangako niya sa'yo at umasa kang muli sa Kanya. Kung matagal ka nang umaasa sa Panginoon, continue to trust in Him. Trust His timing and His ways. Wait patiently for Him. He will come through for you. We have this sure hope in the Lord because we know, we believe that He is more than able and we can depend on every word that He has spoken over your life. If you are new and you're wondering where you can find hope, let me tell you, friend, today you can believe in Jesus. Today, you can choose to surrender your life to Him. Would you respond to Him today? Let us pray. Father God, we thank you for your word and we received it by faith. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid na kasama ko ngayon, Ama. I pray that you would touch their heart and that you would speak life and hope over their situations right now. And may they find comfort in your presence. May they find strength in your love for them. And I pray for those who are committing their life to you for the first time. Encounter them, O Lord, right now, wherever they are. And continue to make yourself known to them. Lord, thank you for your encouragement today. May we always continue to hope in you, for you will never fail. Your love will never fail, God. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray, amen and amen. Thank you everyone for joining us today in our online worship celebration. May you have a blessed day and a godly week. Stay safe, champions.
Amen. Thank you, Pastor Kat, for sharing with us the good news. Kaya mga kapatid, there is sure hope in the Lord. Hindi na tayo mapapasana all pa. Dahil if we anchored our hope in the Lord, there will be an assurance na hindi niya tayo bibigyan. Dahil ang sabi niya sa salita niya sa Romans, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us. Mahal tayo ng Panginoon, so whatever situation na tinatahak natin, mapagtatagumpayan natin ito dahil meron tayong Diyos sa ating mga buhay. So be strong and be courageous, all who put their hopes in the Lord. Laban lang mga kapatid, mapagtatagumpayan natin ito. And if you receive it and believe it, you can declare it over your life by typing, my hope is in the Lord. And for those who have committed their life to Christ, welcome to the family of God. We'd love to connect with you, know you more, and help you with your new journey. You can do that by leaving us a message here on our Facebook page, or you can contact us by the number showing on your screen. And here in our church, one way we honor and obey God is through our tithes and offering. Kaya naman mga kapatid, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong paglilingkod sa ating Panginoon. And surely, our God who is faithful will bless you and honor you. And as we give, allow me to. Our Heavenly Father, we thank you for your faithfulness and for your goodness. We thank you, Father God, for all the provisions and the blessings, Panginoon, na tinatanggap namin. Bless the works of our hands and bless those who are in it. We dedicate, Panginoon, our tithes and offering to you. We praise you, we love you, and we pray. Thank you all for joining us. And for those who need prayers, you can also message us here and we will pray for you. You may also reach us through our contact number being shown on your screens right now. For our church's latest announcements and activities, you can like and follow our Facebook page at Champion Life Center Philippines. And for those who want to watch the replay of our celebration, you can also like and subscribe to our YouTube at Champion Life Center Philippines. And for all the youth out there, what's up, LP? We also have a Facebook that you can like and follow. It is Living Proof Youth Philippines. And we are also on Instagram at Living Proof Youth Philippines. At mga kapatid, iniimbitahan din po namin ng lahat na sumali sa CLC-wide Prayer and Fasting Event called Fast Forward sa darating na October 26 to 31. Ito isang event kung saan lahat ng CLC satellites ay sabay-sabay na mananalangin sa Diyos at mag-aayuno para sa ating mga bansa. Ang sabi nga sa 2 Chronicles 7:14, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land." Kaya naman, members of all CLC satellites are encouraged to join. For more details about our church praying and fasting event, please connect with your life group leader. Again, thank you all for joining us. We hope that you have been blessed and been encouraged by today's message. Stay safe, be blessed, and have a great week.